Good news para sa mga drivers na hindi pa nakapag-renew at expired na ang kanilang mga lisensya. Dahil ang mga expired na driver's license mula April 2023 ay pwede pang gamitin hanggang April 2024. Ito ay ayon sa inilabas na kautosan ng Land Transportation Office o LTO, pero paglilinaw ng LTO, ang mga valid lamang na mga lisensya ay yung mga nag-expired simula noong nakaraang April 3, 2023. Ayon pa sa ahensya, hindi na kailangan magpunta sa LTO office upang i-renew ang kanilang mga lisensya dahil ito raw ay automatic nang na-extend ang validity. Ang bagong kautosan ay bunsod pa rin ng kakulangan ng supply ng plastic cards. Ayon kay LTO Chief Sherwin Mark Dunesa, extended hanggang April 2, 2024 hanggang sa magkaroon ng sapat na supply ng plastic card. Base po sa memorandum na pinadala mula sa Central Office noong September 6, 2023, nasasaad dito na ang driver's license at conductor's license na nag-expire simula noong April 3, 2023 hanggang April 1, 2024 ay magiging valid siya hanggang April 1, 2024. Extended ang validity niya, walang sisingiling penalty hanggang sa April 2, 2024. Wala rin umanong multa na ipapataw sa mga nabanggit na lisensya. Sakali raw na mag-renew, tatataka ng valid at temporary driver's license hanggang sa magkakaroon na ng plastic card at ma-release ang system-generated driver's license official receipt. Meron tayong options doon sa mga may expiring lisensya sa mga panahong to. Pwedeng i-renew nila o pwede rin namang hindi i-renew dahil extended nga ito hanggang sa Abril sa isang taon. Yung mga gustong mag-renew, pupunta lang sa opisina namin sa mga driver natin na may hawak na lisensya na hindi nakaranas ng huli o walang huli doon sa nakaraan nilang 5-year validity na lisensya, ay makakatanggap sila of their choice ng 5-year o 10-year validity ng kanilang renewed license. Pero pagka meron naman tayong huli, automatic po yun, ang ibibigay sa atin ay 5-year validity lang. Ngayon, yung pong mga magre-renew ay ang magiging proseso rito sa opisina, bibigyan sila ng temporary license, nakaprint yun sa likod ng official receipt natin, at dun sa temporary license, ilalagay nyo ng pirma ng ating releasing officer na yun ay valid talaga. Iniisa rin ng LTO ang mga impormasyon na dapat nakalagay sa nirenew na lisensya, kabilang na riyan ang mga sumusunod. Ilalagay ang pangalan ng issuing office, contact personnel, cellphone number at email address, pangalan at pirma ng releasing officer, screenshot ng driver's license card, harap at likod ng kliyente na nakaprint sa likod ng official receipt. Sa kabilang banda, ang mga luma o expired na driver's license ay ibabalik sa may-ari at mananatiling valid hanggang sa mapalitan ito ng bagong plastic card. Mensahe naman ni Dunesa na panatilihing nakarehistro ang mga lisensya para sa mga nagmamaneho para maiwasan ang multa na mahigit sa 10,000 sa hindi nakarehistrong sasakyan at 2,000 penalty. Ipinaalam din namin sa inyo na sa pamumuno ng aming regional director na si Brigadier General Ronnie S. Montejo, muli magbabalik ang mga law enforcers natin para i-monitor ang ating kakalsadahan dahil marami rin tayong natatanggap na mga hindi naman reklamo pero marami nagsasabi na marami na daw ngayon ang hindi nakarehistro at walang mga lisensya. So maganda tayo dahil darating ang mga susunod na araw, makakakita na naman tayo ng mga law enforcers natin sa daan. At yan ang ating update kasama si Jeremy Ramos at si Jeff Gonzalez, Smile Supetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.